Hi guys, nandito naman tayo sa another episode ng Bigger Mac Vlog. Today, kakwento ko sa inyo kung yung talagang nagsimula talaga ako. Kita nyo naman yung mga jersey ko na to, di ba? Yun yung aking mga MVP. Pinin ko, yun yung aking ultimate achievement bilang basketball player na nakalaro ko sa mga team na yan. Umpisaan ko nung yun, mga 17 ako, 16 ako. Ano yun, late ako nag-aral eh. Parang na-delay ako ng 2 years. Supposedly, mga 16, di ba? Dapat graduate ka na ng 12, graduate ka ng grade 6. Tapos 16, graduate ka dapat ng high school. Ako, 18. Kasi 14 ako graduate ng elementary. And 18 ako graduate ng high school. Hindi po ako nag-repeater or bumagsak. Sa totoo lang, nung elementary high school ako, honor student ako. Basta bago lang ako mag-grade 1 at mag-grade 2, nung 6 and 7 years old ako. Parang may nangyari sa akin eh. So, kukwento ko yun sa ibang content. Nung 18 ko, 17, 16, parang gusto kong mag-varsity kasi nainggit ako eh. Nag-umpisa lang yan lahat sa inggit. Nainggit ako sa mga varsity player namin nung adoption kami, Baby Falcons. Actually, di nyo alam is si L.A. Tenorio is nag-first year high school sa Adamson. Hindi ko alam ano nangyari sa kanya nung sa San Beda. Basta nag-first year high school siya sa Adamson. Kasabay ko siya. Hindi ko alam kung kasabay. Oh, tama, kasabay ko siya. Ibang section siya, tapos ibang section ako. Ano ko, Louis de Marillac siya. Ako, St. Jude. Yata, hindi ko na maalala. Basta ganun, si Paolo Orbeta din din. Kasi nanay din niya, teacher ng high school. Ako teacher, nanay ko ng college. Tapos, maraming mga superstar nung high school level nung mga time na yon. And naiingit ako sa Ayla, sabi ko sa Ayla, bakit sila, halos kasing tangkad ko naman din. Iba matangkad pa ako, pero bakit sila varsity ako hindi. Actually, nag-tryout ako noon. In a way, parang nakuha naman ako Team B. Si Coach Charlie D, ang coach ng mga time na yun. Kaso nga, na-accidente ako nung second year ako. Second year ako, reserve ako sa Adamson. Na-accidente ako, car accident. Galing ako sa basketball game namin, Team B kami. Kampi ko pa nga si LA noon. Another content ko rin ikikwento sa inyo yun. So hindi natuloy yung basketball ko doong high school ako. Hanggang sa graduate na ako, hindi talaga natuloy. Napapanood ko sa Baby Falcons sila Jemal Vizcarra, doon po siya nag-high school. Paolo Orbeta, bago siya umakit ng St. Benilde. Si Jemal umakit ng UST. Pagka-graduate ko ng high school, sabi ng mama ko, tuloy ko daw ang pag-aaral ko sa Adamson as college student. Sabi ko, ma, gusto kong varsity. Tingin ko kaya ko eh. Although sa Kalye na ako naglaro. Alam ko kasi matangkad ako. Baka may pag-asa ako. Incidentally, kabit-bahay namin si Brickster Encarnacion. Noong mga time na yon, player siya ng Popcola, Shell, Popcola, mga time na yon. Naging kaibigan ko siya dito. Yan ang sabi ng bahay. At sabi ko sa kanya, sabi ko, Kuya Brickster, baka naman pwede mo tulungan mag-try out sa San Sebastian kasi doon siya nagaling. So, sabi niya, sige, tulungan kita. Kausapin ko si Coach Turo Valenzona. Sabi niya ganun. So, kinausap niya. Siyempre, pakiusap lang ako ni Brickster. Hindi ako nabigyan ng scholarship. Pero, kasama ako sa training pool nila. Eh, sobrang lakas ng mga time na yon. Si Pep Moore, Nicole Uy, Nahorda, Paul Reguera, Speedy Gonzalez, Binuya. Hindi ako nabigyan ng, alam kong nasa Team B ako, Team C, Team Z nga eh. After 1 year, sabi ko, mahirap dito. Tapos hindi ako nakakuha ng scholarship. Apat na subject mo nakuha ko. Tapos babayad pa ako, di ba?
parang sabi ko, parang saling kit lang ako dito. Nag-nicene yung pa ako, sabay ko, andun pa si Gary David, si Chico Lanete, si Ryan Ripalda. May isang liga, bago mag-practice ng ICU, may isang liga, yung KUSA, College and University School Association. Isa na naglaro doon, Las Piñas College, De Ocampo, Assumption, Pampanga, MLQU. So yun, may game yung MLQU noon, tapos nag-aabang kami, yung ako to dad ko try out. Nag-aabang lang ako na matapos yung liga na yan, tapos practice na kami sa ICU. Tapos, nung nauna yan, lumapit sa akin, may isang coach na lumapit sa akin, si Rex Malansala. Coach pala siya ng MLQU. So, sabi niya, oh, ang laki mo ah. Sabi ko, opo eh. Sabi niya, oh, isang player. Sabi ko, di po nag-tryout po sa LCU. Sabi niya, di na, punta ka na sa akin, ano, bukas na, ano, MLQU. Kukunin na lang kita na, ka na. Tapos may sweldo daw. And so, sabi ko, sige. Kasi napapanood ko na yung MLQU. Nakikita ko sa dyan yung MLQU, yung MLQU boys and yung PYPL pa. Sabi ko, sige, subukan ko. So, kinabukasan, hindi na ako babalik sa LCU yung pumunta ko ng MLQU. Naglaro kami sa mga liga-liga. Kasama ko sa MLQU si John Medinilla. Dito sa Igo, sa Igo, sa boyfriend ko na kasama yan. Pero sa MLQU, si Buboy Conmigo, si Toke, si malalakas niya, si Rodel Noya. Malalakas niya kami doon. Malakas na yung team na yan. Maraming tatanungin yung team na yan yung time namin. Doon ko natutunan sa kanila sa MLQU pagiging matibay na player kasi everyday nagpubuga kami doon sa tanghaling tapat. Sa parking lot kami ng MLQU nagpa-practice. Espalto, talagang dulugan, diba? Tapos, after one year, na-disband yung team namin habang napalo kami sa KUSA nung sa Final Four. Tapos, na-disband. Siyempre, hindi ko alam kung saan ako pupunta nun. Ano na ako nun, mga 20 na ako, 21 na ako nun. Narinig ko nagkakwentuhan si Buboy Conmigo at si Toke Limbo na dilipat na sila ng Letran kasi kinuha daw sila ni Coach Louie Alas. So, kinausap ko si Buboy at si Toke. Sabi ko, brother, tama niyo naman ako dyan sa Letran. Kasi initially, kinuha ng Letran si Jonathan Aldabe at si Jonathan Piniera. Nung nago kami doon, nag-residency na sila sa Letran. Oh, so, sabi, oh, sige, kakausapin kami nito kayo. Sige, kakausapin ko si Louie Alas na isama ka na namin. Bait naman kasi si Toke at si Buboy. So, inausap niya, nakita kami sa Rizal Memorial Oval. Sabi sa akin ni Coach Louie na pumunta daw ako doon, usap kami. Tapos sabi ko, sige, doon na ako. Doon na kami nag-usap na nilipat na ako. Tapos after nung ilang araw, si Toke at saka si Buboy, hindi natuloy. Hindi ko alam ba't di sila natuloy. Ako tinuloy ko. So ako yung naiwan sa Letran. So dumating ako sa Letran, 2002, second sem. Hindi naman sila, ang Letran din ang dadaya yan sa residency. So, kailangan to SEMS. Actually, sir ka natin ako na ng North Team B kasi nga midway ako ng 2002 dumating. Siyempre, mahirap, di ba? Dadaan ka sa mga panahon na magdadala ka ng bola, ng tubig. Bisan dadalim yung mga bag ng mga seniors na nasunod Jay and Lide, very sobrang bully yung ngayon. Kahit gano'ng atagal at hirap ng residency ko sa Letran, masarap naman. Kung matatanong nyo kung bakit ba Big Mac ang pangalan ko, dahil din yan sa isa sa mga team B na kasama ko sa Letran nun, si, hindi ko siya makakalimutan. Si Ronald Hendricus Walker, si Wax.
dati siyang team B ng Lasal na dumipat ng Letran. And of course, supermodel siya na hawak siya ni Tito Dogs na sobrang whopping daw, sabi niya. And sobrang pero sobrang bait, down to earth na half Pinoy, half German Shepherd. Malaki yung palasalamat ko sa kanya kasi siya nabinyag sa akin na Big Mac na yung pangalan ko. Hindi ko alam bait ano eh, bakit Big Mac eh. Tatanong natin sa kanya kung bait ba Big Mac. Kasi lagi daw ako nasa McDo. Kasi may McDo sa Letland dati, lagi daw nasa McDo or kung alam eh. Kaya ngayon, kilala niyo na ako as Big Mac. Actually, B-I-G-M-A-C, yun. Pero ngayon ko nang ginawang K. Kasi pag C parang ano eh, wala namang mark. Wala namang C sa mark ko eh, K ako eh. So, ginawa ko lang ng K para mas Pinoy. Unang taon ko sa Letran, ang ganda nung pinakita ko, diba, na personally, alam ko, I did my best in first season ko, 2004, hanggang sa dumating yung game ng Final Four namin. Number 3 kami, number 2 PCU, tapos eventually natalo kami. Very hard yung 2004 experience ko. 2005, naglaro kami sa PBL, dalawang conference. Doon kami nagpalakas. Maganda yung season namin, 13-1 kami, elimination. Yun, eventually napa-champion naman namin, kaya sobrang masaya-masaya ako. Yun ang una kong championship na competitive na liga. Na talagang unforgettable sa akin kasi ibang klaseng hirap na pinagawa ko nung nasa Letran ako eh. Maybe, tapos yung 2004 na sobrang unforgettable na sakit. Pinig ko dapat talaga sa amin pa rin yung 2004 na yun. Pero yun, nakuha nga ng PC. Nabawi naman namin 2005. So, parang sarap lang maging ma-achieve yung goal namin na nag-champion kami bilang Letran. And ako din bilang ako na personal achievement ko kasi out from Atambay sa Kalye na nag-basketball ng tanghali. Diba? Na tanghali tapat, gabi, baha, ng ulan. Umabot ako sa ganung level ng quality basketball. So, for me, isang malaking achievement yun. And kung may pagmamayabang ako sa sarili ko, yun yun sa Letran. Kaya naman, maraming binuksan ng pintuan ng Letran sa akin. Siguro sa next, content ko is my PBA journey naman ang aking papakita sa inyo para pahimay-himay kukwento ko sa inyo ang talambuhay ni Big Mac Adaya. Talambuhay niya. So yun, hindi ho madali ang maabot ang pangarap sa paglalaro ng college. So sana sa lahat ng mga kabataan dyan na nangarap na maglaro ng NCAA o UAAP o kahit ano pang liga ng collegiate na competitive, walang madaling binibigay sa atin sa maabot ang pangarap natin. Ito yun naman yung kwento ko, di ba? Wala mong makapagsabi. Pero kung saan pa ako pumunta. Pero kailangan mo talagang daanan yun para maabot mo yung pangarap mo. Kasi wala naman shortcut sa pag-abot na pangarap. So sana kayong lahat, lalo na sa mga kabataan, na magpusigil lang. Huwag nyo na bibitawan yung pangarap nyo at sipagan nyo lang. At huwag kayong susuko. Maaabot nyo rin ang pangarap nyo tulad ng nagawa ko. Diba? Kaya ako naman, in return, gusto ko sanang gumawa ng basketball clinic, diba, na matuturo sa mga bata para mas ma-guide sila. Pero siguro na pag nawala ng COVID, magagawa ko na yan. Ayoko pa muna ng coaching eh. Gusto ko muna mag-basketball clinic muna ako sa mga bata. Dahil na yung mga may hirap.
dala niya yung mga Kalye Hero or galing sa mga balabananggay kasi doon ako nagsimula eh. So sana, ayun, masuportahan nyo, abangan nyo, gagawin ko lahat yun. So sa lahat po ng mga nanonood po ng aking vlog, salamat po. Sa lahat po ng mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para ako makita nyo lahat ng mga susunod kong mga vlog. So yun, salamat po. Thank you for following Big Mac and for subscribing. Thank you for subscribing to my Bigger Mac vlog. So susunod na vlog po ulit. Thank you. I'll see you again soon.